Hello mga planters! Hello mga friend! Magandang umaga! Ayan ang aking mulberry. Sa ngayon, ito muna ang aking i-share sa inyo. I-share ko sa inyo kung paano ko napabunga ang aking mulberry na kahit siya ay maliit pa. Ayan po mga friend, ang aking mulberry. At ipapakita ko sa inyo ang kanyang napakadaming bunga. Oh. Ayan, hitik na hitik siya sa bunga. Pero bago yan, ay yung mga hindi pa dyan nagsusubscribe, please subscribe, like, and share. And click the notification bell para maging updated kayo sa aking susunod pang mga video. Ayan po ang aking mulberry. Ayan. Yan muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Yan. Bunga ng ating mga mulberry ay kailangan lang natin na i-prune. Kagaya lang nito, oh. Ayan. Hanapin lang natin yung kulay brown na sanga. At yun ang putulin natin. Kagaya nito, ito pinutol ko, hindi pa siya matanda, ay hindi naman siya naglabas ng bunga. Kailangan ang putulin natin ay yung brown na po na sanga. Ayan, kagaya nito, oh. Ayan. Ayan, brown na po siya. Ito po ang puputulin natin. Kung tayo ay magpuputol, ay kailangan sa gitna. Kasi ito ang maglalabas ng mga, itong mga nodes na to, ito ang maglalabas ng sanga na magbibigay sa atin ng fruits. Ganito lang po. Ayan. Ayan. At ito namang pinutol natin ay pwede natin gawing pangtanim. Tanggalin lang natin yan kasi hindi naman siya nagbigay ng bunga. At ito, pwede na natin itong itanim. Yan mga friend, ang aking mulberry na hitik sa bunga. Ayan, pakita ko sa inyo. Ang liit-liit pa niya, o. Tingnan nyo. Ayan. Maliit pa ang puno niya, pero ang dami na niyang bunga. Ayan. At ito, ang laki, o. Alam nyo, itong aking mulberry ay hindi ito, or wala itong kahit anong fertilizer na inilagay ako. Ang inilagay ko lang dito ay yung potting mix niya ay bulok na ipa at saka kalahating bulok na ipa at saka kalahating lupa. Yan lang ang minix ko sa kanya. At kahit isa ni hindi ko siya nilagyan ng abono. Kaya siguro kung maglalagay pa tayo ng abono ay mas lalo itong lalaki. Tingnan niyo po ito ang laki, oh. Ayan, pakita ko sa inyo ang mga binigay niyang fruits. Ayan, ang laki dito ba, oh. Laki. Siguro ang tamis niyang kasi nilalamgam nga siya, eh. Ang tamis nito. May umaakyat na mga lamgam. Pero hindi naman siya inaano. Ayun, oh, tingnan niyo. Kasi sobrang tamis nito. Kapag ang ating mga tanim na halaman ay matamis, ayan, inaakyat siya ng mga lamgam. Kahit hindi tayo maglagay ng kahit ano. Ayan. At dito sa baba, ipapakita ko sa inyo ang kanyang fruits na madami. Oh, ayan. Talagang hitik na hitik ito sa bunga. Oh, kapag tama ang inyong pag-prune, lalabas siya ng ganyang kadami. Ayan. Oh, tingnan nyo. Maliit lang na puno, pero maraming bunga. Hitik na hitik talaga siya sa bunga, mga guys. Ayan, oh. Ang dami, ano. Hindi pa siya hinog. Lalaki pa yan. Kagaya nito, o. Oh. Kagaya nito, o. Oh. Siguro ang tamis nito, o. Oh. Kunin ko na nga. Hindi pa siya kulay. Nagiging black ito kapag hinog na siya. Siguro hindi pa tumatamis masyado. Tanggalin ko na nga. Kita ko sa inyo. Ayan po. Ang laki, o. Oh. Ayan ang aking mulberry. Ayan. At ipakita ko sa inyo ang aking mulberry malaki na walang bunga. Kasi hindi ko siya ipinuprun. Ayun po, oh. Ayan ang aking malaking mulberry. Pero wala siyang bunga kasi hindi siya ipinuprun. Ayan po. Kapag hindi natin siya ipinagprun, wala naman siyang mga bunga. Ayan. Makita nyo. Ayan po, oh. Ayan. Hindi namin pinuputol yan kasi ginagawa naming lilim sa bahay. Ayan, kahit wala siyang fruit, basta kapag mainit,
hindi masyadong tumama sa kwarto ng mga bata. Kaya hindi ko yan pinuputulan. Pinapatangkad ko talaga. Kaya ayan, ayan, ito kahit maliit lang, madami siyang fruits. Ang gawin lang natin, i-prune lang natin. At tingnan nyo yung aking video. Yun lang ang paraan para kahit maliit pang ating mga mulberry ay mapapabunga natin. Yan lang mga guys. Maraming salamat mga friends sa inyong panunood sa aking video. At sana po ay magustuhan nyo ang aking video na to. Ito po pala ay ginagawa ring tea. Maganda itong gawing tea sa umaga. Gamot din daw po ito mga friend na mulberry. Yan. Hanggang dito na lang po tayo and bye bye. Thank you so much po sa inyo.